Ate, it's never going to work, okay? Para sa lahat, threat lang yung Josephine na yun sa atin. Ikaw lang naman yung nag-iisip na hindi na siya gagawa ng gulo eh. Hindi naman na talaga eh. Alam ko naman pag sincere yung tao, no? At sincere si Mama. And you call her Mama? Kailangan niya ng pagkakataon, okay? And that's what I'm giving her. Ngayon nakita na ulit siya ni Mom. Wala na yung chance na yun. And who knows, baka nakakulong siya ngayon. Only time can tell kung ano yung mangyayari sa inyo ngayon. Darling, I still need to know, okay? Kasi mamamatay ako sa pag-aalala. Kanina ko pa nga tinatawagan si Vanessa eh. Takot ako baka kung ano nangyayari doon. Celine. Vanessa! Vanessa, buta naman sinagot mo na yung phone. Naku, pasensya ka na. Inaasikaso ko kasi yung nanay mo eh. Dumating nga pala dito si Bettina. Nasundan pala tayo eh. Ano nangyari? Ano si Mama? Okay lang naman yung nanay mo, pero... Dad? Sinasabi ko na nga pa, Celine. Nagsisinungaling ka sa amin. Tumawag si Celine. Nag-aalala siya sa'yo. Sinabi ko na rin na nagpunta dito si Bettina. Sinabi mo ba kay Celine na hindi nalaman ni Bettina na nagpunta siya dito at wala siyang dapat ipag-alala? Yun yung hindi ko nasabi kasi narinig ko si Arthur. Kaya naputol yung usapan namin. Parang nahuli yata si Celine. Nahuli si Celine? Huwag kang magkaila, Celine. Narinig kita. Kausap mo si Vanessa. Nanggaling ka kaila Josephine. I'm sorry, Dad. Nagsinungaling ako. Dad, huwag ka na pong magalit kay Ate Celine. Naipit lang naman po siya eh. Celine, di mo ba iniisip ang mami mo? Hindi mo ba naisip kung ano mararamdaman niya kapag nalaman niya to? Isipin niya, tirinaidor mo siya. Na mas pinili mo pa si Josephine kaysa sa kanya. Celine, ayoko nang masaktan ng mami mo. Sorry. Hindi pwedeng malaman ni Bettina to. Anong hindi ko pwedeng malaman? Ano yung hindi ko dapat malaman? Napag-usapan lang namin si Josephine. Mommy, nakita mo siya? Oo. Nagkataon lang. Ikaw talaga yung hinahanap ko eh. Pero siya yung nakita ko. Ano po nangyari? Concerned ka pa rin sa kanya? Yun ba hindi na masabi sa akin? Bettina, concerned rin lang siya sa'yo. Alam niyo, my daughter can handle herself. Hindi na siya takot kay Josephine. They made the deal. Don't worry about her anymore. Hindi na tayo guguluhin. Hindi ko siya ipakukulong kung hindi ka na naguguluhin. And you believed her? No. Not really. Kahit kailan naman hindi ko siya pagkakatiwalaan eh. But I had to give her a chance. Another chance para sa'yo, Celine. Dahil kadugo mo siya, pero oras na sumaway siya sa pinag-usapan namin. Lagot siya sa akin. Ako naman ang gaganti sa kanya.